Yeah. Hello and good morning, ka-weekends. Ronski here. Martes Santo ngayon. And about 387 just happened. Whew. Summer na, yan o, init. Anong kwentuhan natin ngayon? O, papasok pala tayo ng work. It's a good morning. Medyo forgiving ng konti yung sikat ng araw. Unlike the other day. Sobrang init na, no? Damang-dama mo na yung summer. Kaya yung Mount 387 namin, pagdating dun sa taas, yung walang lilim. Ah, parusa talaga. But, finishing Mount 387, being able to climb it, ano ba yung feeling? Well, syempre masaya, no? But, it also feels like unfinished business. Parang, may something, eh. Parang bitin, eh. Dahil ba, mababa lang siya? Mountain? Or maybe because dalawa kasi yung mukha ng Mount 387. Meaning, dalawa yung itsura niya na pwede mo makita. There is one yung nakita natin ngayon during the summer. Kasi tag-araw, ano? Sobrang init. Naglalagas yung mga puno. So, mostly makita mo yung mga halaman na nandoon, mga puno. Bare na. Tapos yung mga leaves na nag-dry. Yun yung mga inaapakan namin sa ground, sa trail. So, that's the situation kapag summer. Pero, kapag wet season naman natin, of course, dala ng ang tubig ulan, mataba eh. So, kumakapal na yung foliage doon, yung mga puno, gigreen na. And of course, yung taas, grassland, eh, nagigreen na rin. Yung view ng Chocolate Hills na Tinagurian Chocolate Hills of the North, yung view mo dun sa summit, nagbabago din yun. Giging green din. Depende sa amount of rain, nagla-lush green din siya. So that's the other face of ano, Mount 387. Parang gusto ko rin siya makita na gano'n. That's why siguro may feeling na kailangan bumalik. Lilim tayo dito. Ay, init. Ito yung pinakamatagal na stoplight sa buong mundo. Dito sa mga Zoomer vlogs natin, nagtitest din tayo ng equipment. Kung napansin nyo the other day, nagpractice ako na pagsabay yung GoPro tsaka yung X3 para may different POV. Ngayon, focus lang tayo dito sa GoPro natin. Yung prodigal GoPro natin. GoPro. Prodigal kasi, the other day, na nagbabike ako, dala ko siya, tapos kalagitnaan ng ride, namatay, tapos hindi ko na masindi ulit. Kahit palitan ko yung battery, ilang battery yung baon ko na dala, palit-palit ko, ayaw pa rin sumindi. Tapos ang suspecha ko sa kanya, nagiinit siya eh. Pag tinignan mo naman sa online kung ano yung mga issues, of course yung mga nasa US, ang issue nila, cold weather daw. Nag-struggle siya na maging, mag-stay warm yung unit, kaya nag-freeze siya. Kaya dito hindi naman yun yung sitwasyon na dito sa Pinas. Super init nga eh. So parang suspecha ko nung una, grounded siya, ganun. So nagiinit, tapos mamatay, hindi na siya sisindi kahit palitan mo siya ng battery. Dahil siguro na-sense niya mainit pa rin siya. Ayaw niya sumindi. Pero kahit na i-air cool ko siya, may sumpong siya na gano'n. Minsan ayaw niya talaga. Kaya, if you're new at using action cams, think twice bago kumuha ng GoPro. Lalo na itong mga 9, 10. Ayun! Namatay na naman. Iingay mo, brother. Isa ka pa. Iingay, ano? Naingay din naman yung Smart, ha? Anyway, setup natin ng GoPro ngayon is the GP10, and then mayroon tayo media mod. Yun yung ginagamit natin na mic adapter. Kasi yung GoPro, ewan ko ba, ba't ganyan yung design ng GoPro? Kailangan po pa ng mic adapter para makagamit ng ano, external mic. So it's either go the media mod route, may mga built-in na mics na yung media mod, tapos meron siyang audio jack para sa external mic. Yun, meron naman mga ibang videos dyan para makita kung ano yung pang silbi ng ano, ng media mod. And then the other option is the mic adapter lang. Halos magkapresyo lang yung mic adapter tsaka media mod eh. Mahal lang ng konti yung ano, media mod. Pero tayo si Budget Meals, binili lang natin mga
gamit natin, second hand. Shoutout kay Cycling Chef. Pinamana niya sa atin tong medium mod niya. Masyado bulky kapag ano eh. Ibablog siya na rides niya. Ayun, sinalo lang natin for a good price. Thank you, Cycling Chef. And yan, pag okay siya, okay naman. So, we've got the GP10, the medium mod, and then meron tayong gamit na ND filter. Yan. Kasi nagmamanual setting tayo dun sa GoPro 10 settings natin. Gumagamit tayo ng ND filter para ma-achieve natin yung motion blur. Kasi itong mga action cam na to, GP10, mga GoPros, very sharp sila with their high frame rate. Sharp meaning parang sa cellphones na ngayon, di ba? Parang kayang-kaya na nila yung mga 60 frames per second. So very clear yung mga movements na nare-record mo. Nawawala na yung motion blur. To depict na kung gaano kakabilis, ganyan. Parang normal na nakakuha ng ano, nare-read ng mata natin. So I try to practice that during these vlogs, kaya gamit natin itong ND filter. May mga tutorials naman kung paano at bakit natin ginagamit yung ND filter. Kasi yung setting natin, basically yung setting na ginagamit natin sa camera natin uses a high ba na shutter count to let most of the light in. Pag ganun, yun, naka-achieve natin yung motion blur. Kaya lang ang problema, kapag tinaasan mo yung value ng ano, shutter count, nagiging super parang overexposed yung video mo. Kaya to compensate for that, gumagamit tayo ng ND filter. Yo! Hapon na! Namatay na naman ulit kanina ang umaga. Yung GoPro. Nag-uusapan pa naman natin yung setup ng GoPro mismo, ano, kung yung ginagamit ko. So it's the GoPro 10, may media mod, tapos external mic. Yung mic ko palang gamit sa helmet is Purple Panda. Pangit lang talaga yung mga yung boss ko, guys. Ayun, Purple Panda, okay naman siya, mas mabase kesa dun sa mga nabibili natin sa Shopee, yung mura. Pero kung maganda naman yung boses nyo dun sa mga mic na yun, pwede na yun. I-enhance nyo lang ng konti post ano, sa edit. Okay, actually ngayong natapos ko yung edit nung ano, Mount 387, siya ako napansin. Dun sa umpisa, tinatanong ko si Kuya Esting kung may ahas ba, ganun. Tapos sabi niya, kung mawawala ka ba dito, ganun, kasi walang signage. Sabi niya, hindi ka naman mawawala, pero pera na lang kapag may bumati sa'yo or ganun. May something na supernatural. No labels, ano. Pero essentially, ganun yung sinasabi niya. Na may mga ganun pangyayari. Pwede kang mawala, ganun. Yung mga bagay na hindi mapaliwanag. So, in the afternoon, actually the following ano na, days na, yung nakauwi na, I was shifting through the footages. Ay, nagbo-browse ako sa mga footages. Napansin ko yung ilang footages sa falls at saka doon sa palabas na kami. Yung ini-expect ko na magandang footage, sayang wala. Super dark siya. All the rest, nice naman. Ganda naman yung kuha nung X3. Ang tinutukoy ko dito yung footages ng ano, Insta360 X3. Siguro may napindot lang ako or something, ganun. Pero ang weird naman kasi pindot ka lang, wala naman akong ibang pipindutin. Naka-auto naman yan. Hindi ko naman siya napaglaruan pa eh. Wala rin akong quick sa settings, sa quick menu. Hindi ko ma-explain eh. Bakit? May mga footages na madilim. Yun yung expect ko na goods. Yun yung dumilim. Anyways, baka nabati or something. Pero buti na lang, it didn't happen sa karamihan ng mga footages. No? Nakagawa pa rin naman tayo ng kwento. Na-share pa rin natin sa inyo. Okay, yun. Isang kababalaghan.
Another one, hindi naman siya kababalaghan pero kaengutan ko. So nung pauwi, medyo ano na, late in the afternoon na to, pagod na rin kasi kami. So naka-coffee muna kami dun sa malapit sa ano, 387 bago kami talaga lumarga. Tapos nag-usap-usap na rin kami na kung may maiwan sa pace, ganun, dahil naantok. Ayaw naman namin din makabala sa iba. Gusto nilang mauna, mauna na. Katulad sila Edsel, syempre may angkas siya. Eh pareho silang pagod. So nakikiramdaman sila kung kailangan nila magpahinga as a team, syempre with the OBR. So ayun, sure, nag-iniintindi niya rin yung grupo na baka gusto nang mauna ng grupo. So ayun, nagpaalam na siya na if you want to go ahead guys, sabi niya, okay lang, we will take a different route, sabi niya. So that's the plan. Ako, sa abot ng kaya ko, sumabay ako kila Reggie, yung dalawang Honda Click. Yan, tutulin pa lang yung Honda Click na to, tsaka maliwanag yung ilaw nila. Ako naman tong DC prepared. Pinatanggal kasi ng LTO yung aux lights ko eh, kasi mali daw yung placement nila. So anyway, bottom line, di pa ako naka-install ng bagong aux light or mini driving light. I'm just left with the stock headlight na napakahina. Yun, di ko rin expect kasi na abuti kami ng gabi. Ang expect ko na ETA namin sa pauwi is around 4 PM. Yun yung pinag-uusapan namin na schedule ni ano, ni Reggie. Anyways, my excuses ni ano, weekend warrior. So hindi ready sa dilim. So may part na syempre tulin sila sa probinsya, alam niyo naman kapag madilim na eh sarado na yung mga bahay, mga establishment, ganyan. May mga ilan-ilan pa rin nagstay na bukas, pero karamihan yung daan mismo madilim na, hindi ganun ka liwanag except sa mga poblasyon, sentro, mga ganun. Pero mostly nang dadaanan mo madilim. So nahirapan ako, nag-struggle talaga ako mag-keep up with them. So that yung mga bako-bako hindi ko na nakikita. So dadaanan ko lahat yun. Feeling ko every time na malubak ako, na mahati sa tatlo yung motor ko. I decided na sabihin ko sa kanila na mauna na, I just take my own pace. Tumawag ako sa bahay, sabi ko i-load ako para makapag data. And then tsaka ako i-guide pauwi. Natawagan ko si Mrs. para medyo malis ng ano, kaba. Kasi I know may mga stories ako na ano, na-encounter, na kinukwento rin sa akin sa part ng yan, Nueva Ecija, yan, Kabanatuan or dyan. Medyo ingat-ingat ka sa mga tao makakasalumuha mo sa daan. Hindi ka pwedeng mahinit ang ulo dyan. Like kung may makamasagi ka or ano ganyan, hindi ka pwedeng magmatigas dyan. Diyos ko po. Madaling salita, dapat mahaba ang pasensya mo dyan, tsaka marespeto ka sa tao. Otherwise, hindi mo alam kung saan ka pupulutin dyan. With that in mind, medyo panic mode ang lolo nyo. Madilim na, wala akong kasama, and na-tsempo pa, wala rin ako mapa. Kahit na i-load ako, ayaw gumana ng data. For some reason, hindi namin ma-figure out bakit anong meron sa SIM card ko. So, wala akong data, hindi ako maka-browse ng map. Doble panic ako. Nagpapatulong ako sa bahay, matawag ako sa kay Wifey, kay Wiki. Papag-guide ako sa ano. Pero nahihirapan sila kasi hindi naman sila sanay sa navigations. Wala kaming ganun masyadong exposure sa ganyan. So siyempre inibago rin sila paano nila ako gaguide pa uwi. So emotions are flying, mainit na ulo ko, ganyan. Yun, anxiety attack, panic mode. Nasa malayong lugar, liblib. Liblib ba yun? It felt like liblib. Kasi madilim, may mga portions na guhit lang ng daan na nailawan mo yung makikita mo. So
Ayun, that was the experience pa uwi. Boy, was I wrong na humiwalay sa grupo. Entirely my fault. Kaya, we'll do it better next time. Sabihin ko yung grupo ko. I'll do the necessary preparations para hindi sila maabala. At the same time, we'll talk about the pace. And yung plano namin to connect via intercom, di rin kasi nangyari. Ayaw mag-connect ng mga intercom namin ni Reggie. Kahit sinubukan namin nung umaga before takeoff. So that's the experience nung pauwi. All the fun, enjoyment na experience namin ako during the day, during the hike, dun sa falls, dun sa taxicab ride pauwi, pauwi ng base camp. Nasaya namin dun eh. Yun pa yung sirang footage na medyo na salvage ko lang sa ano, post-edit. Para nabura yun nung ano nung pauwi na ako with all that ano anxiety pauwi. So kind of reminder sa akin na hindi pwedeng yung mga trip mo tuwing Friday Thursday mo lang siya pagandaan. Kailangan talaga invested ka 100% sa mga lakad mo sa buhay, yung mga sineset mo. These weekend adventures, akala natin they're spontaneous, no? They're not. They shouldn't be. A lot is riding on... Good morning, ka-weekends! Hindi ito part 2. Continuation ito nung kahapon. As usual, namatay na naman tong GoPro natin. Siguro gawa natin ng sarili niyang vlog itong mamatay-matay na GoPro. Ay, bad news pa naman. So, kagabi, nag-ask na ako sa community. Tapos, nag-ask na rin ako sa kilalang gumagawa ng GoPro. Sad to say, ay, sakit daw talaga ng GoPro 10 yun. Ay, namamatay siya ng kusa. So, implied na kahit dalin ko siya sa kanya for repairs, parang di man niya in-offer na i-repair eh. Sakit talaga ng GoPro 10. Naisip ko ano bang pwedeng kong gawin dito sa GoPro na to. Di naman pwedeng ibenta kasi knowing na ganun yung sakit niya, di ba? So, hassle naman kung ibebenta mo. Wawa naman yung pagbebentahan. Sayang yung GoPro. Hindi siya nag-improve eh. I mean, okay yung nilalabas niya kada labas ng bagong unit. May konting enhancements ganun. Pero yung mga issues niya na glaring, reliability issues, from the start, ganun na siya. Na hindi mo naman makikita or ma-experience sa iba. So, ay, kung ganyan ang ganyan yung GoPro, nasa Hero 12 na siya, no? Mamatay ito ng ano, natural death. Kagaya ng Nokia, RIP GoPro. Wala, ang bahala ko na lang dito sa unit na to. Ayan, pagtsagaan, pwede. Pero change ano tayo, change strategy tayo. Hindi tayo pwedeng mag-give up na lang dahil ganyan. Napaka-convenient pa naman sana. Nakasanayan ko na to kasi GoPro sa helmet, tapos media mode, and then plug ka ng external mic, ayos na. Kaso, ala, di siya reliable. Sa kalagitnaan ng ride, iiwan ka niya sa ere. No good, GoPro. Si Insta, hindi mo ma-experience ng ganyan eh. So far, ha? Dun sa X3, walang ganyang issues. Kaya, ala, ipon-ipon ulit. Hindi pa nga tayo nakakabawi dito sa GoPro na to. Tingnan natin yung Ace Pro. Ayos siya. Ayun, so what's next after Mount 387? What's next is magpagaling muna tayo. Miyerkules Santo ngayon. Na Santo-Santo ata ako ha. Kanina umaga, inahabol ko si Momo yung Pomeranian namin na papi. Lalagay ko na siya sa cage niya. Nagpahabol eh. Ayun, PWD ang lolo nyo. May ACL at saka meniscus tear. Ayun, parang, ewan ko, na-hyperextend na tayo yung hamstring string ko or nag-twist yung knee ko. Eh, namamaga. Ay, so yung mga planong mag-bike this holy week, ewan. Parang wala na. Pahinga muna. Plus,
Inubo pa tayo doon sa huling akyat natin ng 3-7. Init eh. Parang siguro nalabigan ng pauwi. Okay, hanggang dito na lang muna mga kuy. See you on the road. See you on the next adventure. Salamat sa pagsama sa ating mga weekend adventures. Hanggang sa muli. This is Ronski. Happy weekend!